Hello guys, welcome to our YouTube channel where we provide videos regarding the Philippine stock market. And in today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako kumita ng mahigit 19,000 peso trading dito CME Holdings Corporation. Tara, samahan niyo ako at simulan na natin ang discussion. Ayun guys, ang una kong ipapakita sa inyo is itong aking journal. Kung saan, makikita natin dito kung kailan ko binili yung D2 CME at sa magkanong halaga. Noong April 7, bumili ako ng D2 sa halagang 20,821. At ibinenta ko ito noong May 2020 sa halagang 27,234.06. So dito pa lang kumita na tayo ng around 6,000 pesos, which is around 31% of our initial capital. Ito yan guys. Binili natin siya at 1.7351 at naibenta natin ng around 2.29. Kaya kumita tayo dyan ng 6,412 at almost 31%. Then on June 1 naman, nakabili ulit tayo ng dito at 30,118.59 pesos. At ibinenta natin ito on June 9 at 35,945.38 pesos. So again, kumita ulit tayo dito ng more than 5,000 pesos. And lastly, noong June 18, bumili ako ng dito at 29,968.14 na naibenta ko naman on September 21. So lately lang ito guys, at 36,748.14. Yung total cost natin, if we add up these three, is 80,907.98. And nung ibinenta natin siya, the total cost din naman is 99,927.58. So meron tayong tumataginting na 19,019.60 pesos na profit sa pagtitrade kay dito. Tingnan naman natin guys yung aking buy and sell order sa trading chart. Andito yung unang transaction natin, ito yung ikalawa, ito yung ikatlo, at ito naman yung ikaapat na position ko na until now ay hindi ko pa naibibenta. Meron akong current position ngayon kay dito, nabili ko siya at 4.4 and hindi ko pa binibenta. Tingnan natin sa mga susunod na araw kasi uptrend naman si dito at mukhang maganda yung kanyang galawan. Kapag nagpatuloy siya sa kanyang trend, so malamang hindi muna natin ibibenta yung ating current position kay dito. So going back to our first transaction, so enlarge ko lang ito para mas makita ninyo. Dito ko nabili yung aking first position at the cost of around 1.73 pesos. And that is on April 7. Tapos, binenta ko siya dito na. At around 2.29 on May 22. Then, yung second position natin, binili natin siya at 2.27. Binenta naman natin at 2.72. Then, yung ikatlong position, andito guys, binili natin on June 18 at around 3.10 pesos. Then naibenta natin at 4.11 on September 21. Kaya umabot ng 19,000 pesos yung ating kinita kay dito CME Holdings Corporation. Ngayon guys, ang magandang tanong dito is kung bakit natin binili si dito.
Looking back at the chart of dito, nakita natin na parang nag-bottom na siya dito at this area. And nagkaroon siya ng reversal for some days. Yun ay nagtuloy-tuloy hanggang sa makross nga niya yung EMA 20. So nag-decide na tayo na bumili at this level here. And true enough, after some days, nagpatuloy sa pag-angat si dito hanggang sa makross na din nga niya yung EMA 50. So nakasabay tayo sa kanyang trend. Nakabili tayo dito, nakabenta naman tayo at this level. So, ikalawa, nakabili tayo at this level, then nakabenta naman tayo at this level. Basically, I just follow the trend of dito. Hanggat nakikita natin na andyan yung volume at yung kanyang RSI ay nanatili sa 50 to 70, which means that there is a healthy consolidation, most likely we will just follow the trend. But of course, with proper caution. Disclaimer lang guys, this video is not an encouragement for you to buy dito. Because dito is a highly volatile and highly speculative stock. It is not recommended for newbies in the stock market. Unless you really know what you are doing. So that's it for today's video. Thank you for watching guys and I hope meron kayong natutuhan sa simpleng video na to. Thank you for watching and God bless.